Magandang araw mga bata! Nandito na naman si Teacher Brita upang magbigay sa inyo ng karagdagang kaalaman tungkol sa Rebolusyong Pilipino ng 1896. Matapos ang aralin natin, kayong mga mag-aaral ay inaasahan na una, nasasabi ang mga pangyayaring naganap sa Kumbensyon sa Tejeros. Pangalawa, nakapagbibigay ng implikasyon tungkol sa nangyaring kasunduan sa Biyak na Bato. Pangatlo, nasasabi ang kahalagahan ng pagkakaisa tungo sa paggamit ng mga layunin. Sa nakaraang araw ay tinalakay natin ang mga pangyayaring naganap sa Sigaw sa Pugadlawin. Ano-ano ang mga mahahalagang pangyayari na inyong natatandaan? Marahil ay natatandaan ninyo na nabunyag ang KKK o Katipunan dahil sa pangungumpisal ni Teodoro Patenio kay Padre Mariano Hill. At nasisiguro ako na natatandaan nyo rin na ang mga miyembro ng Katipunan ay inaresto ng mga Espanyol. Kaya, tinipo ni Andres Bonifacio ang mga Katipunero at doon ay sabay-sabay na pinunit nila ang kanilang mga sedula at sumigaw ng Mabuhay ang Pilipinas! Ano-ano pa ba ang inyong natatandaan? Tama! Walong lalawigan ang nanguna sa pag-aalsa. Ang mga lalawigan na ito ay ang lalawigan ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Nueva Ecija, Maynila, Pampanga, at Tarlac. Meron pa ba kayong natatandaan? Magaling! Sa kalagitnaan ng pakikipaglaban ay nahati sa dalawang pangkat ang Katipunan. Una ay ang pangkat Magdalo na pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo. Siya ay kampi kay Emilio Aguinaldo. Pangalawa ay ang pangkat Magdiwang na pinamumunuan ni Mariano Alvarez, na panig naman kay Andres Bonifacio. Mayroon pa ba kayong natatandaan? Tama! Si Emilio Aguinaldo ay nanalo sa marami niyang laban, kaya siya ay naging sikat sa mga Pilipino at tinawag na General Myong mula sa pagiging Kapitan Myong. Sa araw na ito, mga bata, ay meron tayong bagong paksa. Ngunit, bago tayo magsimula, ay tatanungin ko muna kayo. Kayo ba ay nakaranas na maging miyembro ng isang pangkat? Merong sumagot na oo at meron ding sumagot na hindi. Kung tayo ay may sinalihang pangkat o grupo, ano-ano ang maibibigay natin para sa ating pangkat? Marahil ay ang sagot ninyo ay ganito. Maaari nating ibigay ang ating kooperasyon, ang ating panahon at oras, at ang ating kakayanan para sa ikabubuti ng ating samahan. Ano naman ang dapat gawin ng mga miyembro ng pangkat upang makamit ang mga mithiin nito? Tama! Maaaring ang mga miyembro ay magtulong-tulungan at magkakaisa upang makamit ang kanilang mga mithiin. Sa araw na ito ay babalikan natin ang kasaysayan. Susuriin natin ang mga pangyayaring naganap sa Kumbensyon sa Tejeros at kasunduan sa Biyak na Bato. Sa aralin ding ito, malalaman natin kung ginawa ba ng ating mga bayani ang pagtutulungan at pagkakaisa para makamit ang kalayaan ng ating bayan. Handa na ba kayong maglakbay? Kung gayon, kumapit ng mabuti at ating lalakbayin ang taong 1896. Tara na't maglakbay! Patuloy na nahati ang Katipunan. Pagkakasundo ay hindi matagpuan. Kaya't sunod-sunod ang natamasang pagkatalo sa mga labanan. Naisip na solusyon, sa Tejeros ay magtipon. Kaya noong 22 ng Marso, 1897, na itatag ang rebolusyonaryong pamahalaan. Mga pinuno ay inihalal na mga kasapi ng samahan. Nanalo bilang pangulo si Emilio Aguinaldo. Si Andres Bonifacio naman
bilang direktor ng interior. Ngunit sa di mawari, may tumutol kay Bonifacio. Siya si Daniel Tirona. Opinyon niya'y hindi isang manananggol si Andres Bonifacio. Ang pagtutol ay hindi nagustuhan ng ating Supremo. Kaya't pinawalang bisa niya ang naganap na halalan ora mismo. Ang pagpapawalang bisa ay hindi sinunod ng ilang kasapi. Patuloy na nanumpa si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo. Kasama niya ang mga kaalyansang naniniwala sa kanya. Nang maupo bilang Pangulo, agad inakusahan ng salang rebelyon ang magkapatid na Bonifacio. Paglilitis ay nagtagal mula 29 ng Abril hanggang 4 ng Mayo. Hindi napatunayan ang pagtataksil sa bayan, ngunit hatol sa kanila ay kamatayan. Biglang nagiba ang ihip ng hangin. Hatol sa kanila ay binago ni Aguinaldo. Sa halip na kamatayan, sa malayong lugar na lamang sila itatapon. Patuloy na mahahati ang samahan kung mabubuhay ang magkapatid na Bonifacio. Paliwanag ni na General Noriel at General Pio del Pilar. Napaisip ang ating Pangulo at sa huli, paliwanag nila ay nanalo. Noong 10 ng Mayo, 1897, sa Bundok Buntis, Maragondon, Cavite, binaril at pinatay ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Hindi man maipaliwanag ang sakit na naramdaman ng ibang Pilipino, ngunit ito'y nangyari na at hindi na mababago. Nang mapatay ang magkapatid na Bonifacio, tila humina ang rebolusyonaryo. Isa-isang nabawi ng mga Espanyol ang lugar na sakop ni Aguinaldo. Palipat-lipat ang hukbo ng ating Pangulo at kung saan-saan sila nagtungo. Sa Bulacan, kung saan kaligtasan ay natagpuan, naitatag ang Republika ng Biyak na Bato na binuo ni na Felix Ferrer at Isabelo Archaco. Nabahala si Gobernador General Primo de Rivera, pagkat Pilipino'y lumalaban hanggang dulo. Hindi mapigilan mga galit na nararamdaman, rebelyon ay nagpatuloy saan mang dako ng ating bayan. Nang mapagtanto ang hindi pagsuko ng mga Pilipino, pakikipagsundo ay napagdesisyonan ng mga Espanyol. Hindi naniwala si Aguinaldo, kaya hindi siya nakipag-usap sa mga ito. Upang matigil ang labanan, namagitan sa dalawang pangkat ang Espanyol-Pilipino na si Pedro A. Paterno. Ang pagkikipagsundo na ito ay tinawag sa kasaysayan na kasunduan sa Biyak na Bato. Si Pedro Paterno ang kinatawan ni Aguinaldo. Tatlong kasunduan ang nilagdaan. Una, labanan ay ititigil at sa Hong Kong ipatatapon ang mga pinuno ng mga rebolusyonaryo. Pangalawa, babayaran ni Gobernador General Primo de Rivera ang mga rebolusyonaryo ng 800,000 piso. Ang 400,000 piso ay dadalhin sa pag-alis ni Aguinaldo at mga kasamahan nito. Ang 200,000 piso ay ibibigay kapag armas ay naisuko. At ang iba pang 200,000 piso ay ibibigay pagkatapos awitin ang Te Deum sa mga simbahan at kapag maipahayag ang amnestiya sa mga rebelde. Pangatlo, magbibigay ng 900,000 piso sa mga pamilyang napinsala ngunit hindi naman kasali sa himagsikan. Makinig ng mabuti sa aking sasabihin. Ito ay mahalaga sa inyo, maging sa akin din. Tandaan na tayo ay mga Pilipino. Dapat nating ipagmalaki ito. Batid nating mabuti ang hangarin ng kasunduan at magiging daan para sa katahimikan. Umalis man ng bansa si Aguinaldo,
Ngunit kapayapaan ay hindi pa rin natamo. Dalawang panig ay nagduda sa kakayahan ng bawat isa. Kaya't nabigo ang kasunduan, hindi nasunod ang nilagdaan. Nagpatuloy ang labanan, mga Pilipino'y hindi sumuko kailanman. Ipinaglaban ang karapatan hanggang sa kamatayan. Sa kanilang katapangan at kagitingan, marapat lang na ipagmalaki ng ating bayan. Mabuhay ang mga bayani, mga Pilipinong inialay ang buong kakayahan, makamit lamang ang kalayaan ng ating bayan. Ngayon mga bata, ay aalamin ko kung meron kayong naintindihan sa ating aralin. Kung naging matagumpay ang kasunduan sa biyak na bato, malaya pa rin ba tayo sa kasalukuyan? Maaari ang inyong sagot ay ganito. Kung nagtagumpay ang kasunduan sa biyak na bato, maaaring hindi pa rin tayo malaya hanggang sa ngayon sapagkat sumuko ang ating mga pinuno at si Emilio Aguinaldo sa mga Espanyol. Kung gayon, tayo ay naging alipin pa rin ng mga Espanyol. Kung hindi sana nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang mga leader at miyembro ng Katipunan, ano kaya ang naging bunga nito? Maaaring ang inyong sagot ay ganito. Kung ang mga pinuno at miyembro ng Katipunan ay hindi nahati sa dalawang pangkat, bagkos ay nagkaisa, mas malakas sana ang puwersa ng Katipunan at mas napadali sana ang paggamit ng kalayaan ng ating bansa. Ngayon mga bata, ay susukatin ko ang inyong nalalaman sa ating aralin. Makinig ng mabuti at ibigay ang konseptong tinutukoy. Bibigyan ko lamang kayo ng 4 na segundo para sagutin ang mga katanungan. Una, sa kumbinsyong ito na itatag ang isang revolusyonaryong pamahalaan noong 22 ng Marso, 1877. Ano ang tamang sagot? Tama! Ang sagot ay Kumbinsyon sa Tejeros. Pangalawang katanungan. Siya ang supremo ng Katipunan na nagpawalang bisa sa nangyaring Kumbinsyon sa Tejeros. Tamang sagot, si Andres Bonifacio. Pangatlo, dalawang heneral na nagsabing patuloy na mahahati ang kilusan kung mabubuhay ang magkapatid na Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio. Ano ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot, sina General Noriel at General Pio del Pilar. Pang-apat, dito binaril at pinatay ang magkapatid na Procopio at Andres Bonifacio. Ano ang tamang sagot? Tamang sagot, Bundok Buntis, Maragondon, Cavite. Pang-lima, siya ang namuno sa pagsakop ng Cavite mula sa mga Pilipino noong 1877. Ano ang tamang sagot? Magaling! Tamang sagot, si Gobernador General Primo de Rivera. Pang-anim, siya ang Espanyol-Pilipinong nagboluntaryong mamagitan sa dalawang pangkat upang ang mga ito ay magkasundo. Ano ang tamang sagot? Tama! Siya si Pedro A. Paterno. Pang-pito, ito ang lugar na pagtatapunan kay Emilio Aguinaldo at mga kasamahan sa revolusyonaryong pangkat. Ano ang tamang sagot? Magaling mga bata, ang tamang sagot, Hong Kong. Pangwalo at huling katanungan. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang kasunduan. Magaling!
Ang tamang sagot, kawalan ng pagtitiwala sa isa't isa. Kumusta ang pasulit mga bata? Sisiw lang, di ba? Dahil sa inyong pakikinig ng mabuti, ang gagaling ninyong sumagot. Para sa karagdagang gawain, ay meron akong ginawang module para sa inyo. Huwag kalimutang basahin at unawain. Hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat sa pakikinig. Stay healthy and safe! Paalam!